wonderful day, ayan. So, nag-ano ako, get ready with me, ayan. Mga makeups, dyan ako lang nilalagay yung mga on the go, ayan. So, pinaubos ko yung BB cream, to yung sa FS, kasi maganda siya, lightweight lang kasi siya. Pang pa-fresh-fresh lang sa mukha, ayan. Ito yung lang yung nilalagay ko kasi, ano. Tapos, patungan mo lang siya ng powder, ayan. So, itong Zale na pang, na beauty powder, na loose powder. Kahit mga on the go, ano. So, nagtataka pala kayo, ba't ganyan yung video ko kulay? Kasi, ano siya, in-edit ko siya. Trinay ko lang. Yan, so, lagay lang tayo ng mga anting makeup, ayan. So, mag-spray tayo ng ating face. Ouch. Nag-ano lang ako, guys, powder. Nag-powder, tsaka nag-BB cream. Tapos, tawag niyan, mascara, anting, ganyan. Mag-curl on lashes, lipstick, ayun. Tapos, tawag niyan, i-ano ko lang yung buho ko, buhay-hay. Yan. Pusin mo na yung aking look, guys. Later, babalikan ko kayo. Bago tayo umalis, bago ako umalis, i-unbox ko sa inyo. Gusto ko i-share sa inyo itong padala ni Sis Mylene. Ayan. Dapat nung Tuesday pa siya dumating, kaso na wrong address yung nasulat ni Sis Mylene dito, kaya pinabago ko. Pero kinontak naman ako ng LBCEO. Na-deliver din naman nila agad sa akin. So, ito siya. Buksan natin, unbox natin. Ang bigat-bigat. Kasi, hindi ako nag-expect. Kasi, ano, talagang yung pinasponsor sa amin is yung rejuvenating set lang. Pero, ano siya. Excited na talaga ako, guys. Ayan, buksan na natin. Ayan, may mga ano pa. So, ah, wala. Nakat ko. My God. Nakat ko yung cartoon. Wait lang, guys. Ito siya. Nakat ko yung kahon ng box ng rejuvenating. Ay, nakakaloka. Ayan. So, nakat ko kasi nasama siya sa ano. So, ito yung kahon ng rejuvenating. Ayun. Misaki. Ayan. So, re-review ko to sa inyo, guys. Kasi pa-sponsor ni Sis Mylene to. Binigay nila sa amin for free. Bibigyan namin syempre ng honest thoughts, honest review. Hindi naman porket bigay is kung ano yung epekto sa'yo, kahit hindi, sasabihin mo yung dapat yung honest review. So, ganito siya, guys, yung rejuvenating set. Ayan, so, naka-count siya dapat ganito. Siguro kasi hindi, pag kinahon, hindi pa siya. So, ayan, naka-ano pa siya. Ano ba ito? Bubble wrap pa siyang ganito. Thank you so much, Smiley, na yan. Road to beautifulness na ba ito? Ayan, so, para makita nyo, guys. So, ayan, review ko to sa inyo, guys, ha. Review ko siya sa inyo soon, very, very soon. Kailangan ko muna siya gawa ng test, ayan, sa aking face, kung gagana ba siya, ayan. Thank you so much, sis, sa free products, ayan. Salamat, dahil may ano na ako sa, ano ko to, i-maintain ko to, guys, promise. Dati tamad na tamad talaga ako mag-maintain ng mga ganito. Kasi parang feeling ko hindi naman effective. Pero pag hindi mo kasi sinagaan yung isang bagay, hindi mo talaga makukuha yung achievement na gusto mo. Tulad lang yun sa pag-YouTube, guys. Kung gusto mo, push mo lang. Ayan, may Misaki, ayan. So, later na lang, guys. So, dalawang cream to. Meron tayo ditong toner. Ayan, Misaki toner. At saka soap. Yung kanilang soap. Ang ganda-ganda, guys. Ayan. So, ito yung sa set na itong Misaki to 2.0. Ayan. 2.0. Ayan. Beauty Touch. So, re-review ko to soon sa inyo. Ayan. Tabi muna natin siya. Tapos, yung isa kasi nagmamadali na ako. So, ito yung isa. Yung kanilang Pink Blossom na Keratin Instant Brazilian Blowout. Wow! Ang ganda nito. Hindi ko na-expect to. Kala ko yung rejuvenating na. Thank you talaga, sis Mylene. Matatry ko na din yung Misaki. Talaga bang totoo ang kanyang kiniklaim? Let's see. Ayan. So, talagang bala ko ganyan. Kasi, syempre, pag full-time mom ka, wala kang on budget magpa-farter. So, sa sarili mo na lang sa mismong sa sariling sikap mo sa bahay. Ayan. So, wow, ang ganda. Sobrang bango siguro nito. Ayan siya, guys. Ayan. So, itong Pink Blossom Keratin. Review din natin to siya, guys. Tapos, 500 ml na siya. Kung gusto nyong mapanood yung review ko nito, abang-abang lang. At saka, kung gusto nyo naman na hindi ko pa siya i-review pero gusto nyo na mag-try, lagay ko yung description box below yung kanyang YouTube channel at sya kanyang Facebook page link nila. Ayan. So, ganda nito. 500 ml. Ang dami-dami na niya, guys. Ayan. So, yun. Thank you so much. Sisala, ang dami nito. Sobrang dami ng product nito. Ang ganda-ganda. Ayan. So, ganito siguro to. Ayan. So, try natin i-arrange, guys. Ganito siguro ang arrangement. Ah, okay. So, ayan. Hindi ko alam paano i-arrange to. So, later na lang kasi nagmamadali na ako. So, ito na yung laman ng set na to. Sa isang set na to, meron kayong 4 products. Sabon, toner, tsaka dalawang cream. Day and night ata to. Tapos ito. Thank you so much, sis. Ayan, at matatry ko na din si Misaki. Diba dati, guys, na-sponsor din si Sis Pili ng free sample product na yung cream naman. Ngayon, ito naman. Thank you so much. Excited na magamit ito. Sana talaga matuloy-tuloy ko ito kasi para ma-achieve ko yan. Sobrang makikita nyo, dami ko ng pimples. Kailangan ko to, guys. Kailangan na kailangan to. Ayan. So, update yan tayo ngayon.
tingnan natin pag gumamit tayo nito, mawawala ba siya guys? Kasi yun yung dinik-declaim doon na nakakawala ng pimples, ayan. So, later ulit guys, bye-bye. Pinakita ko lang siya sa inyo, shinare ko lang sa inyo. Thank you so much. Si Smiley Tolentino Soles. Ayan. Vlog kahapon. So, for today, tanghali na, or magtatanghali yan na. So, magluluto tayo. Pasensya na sa aking bare face kasi sobrang haggard ko. Ayan, maliligo ako mamaya-maya. So, magluluto tayo na ngayon ng Michelle D. Tortang Talong. So, inspired by Michelle D. So, kung sa hindi pa nakakaalam, meron siyang vlogging channel sa pagluluto. Ayun, yun lang yung bali dalawa yung channel na isa sa beauty, isa sa kitchen and magluluto, ganun. So, next, na-inspire ako sa kanyang torta. So, gumamit siya doon ng vegan longganisa. But, sa akin, sa case ko, gagamit ako ng imus longganisa. So, ito yung longganisa yung imus na talaga namang amoy pa lang, ang sarap-sarap na. Ang bango-bango nito guys. Meron na pala itong mga halo. So, may bawang na to, may ano. So, meron na ako ditong, ito, dagdagan na natin ng konting spices. Meron tayo ditong sibuyas, white onions yung sibuyas ko. Meron tayo ditong itlog, of course, itlog sa, kasi nga torta. So, meron ako ditong tatlong talong. Ayan, dapat guys, mamili kayo ng talong yung maganda yung fresh. Tignan nyo kung wala siyang butas-butas kasi either may mga old yun. So, ito, tatlong tortang talong ang ating lulutuin. So, wala ko nga dalawa kasi gusto ko bukas, i-ano na lang to, i-fry, prito, yan. So, ito ang ating mga tortang talong, yan. So, paano ba luluto ito? Siyempre, step by step natin yan. So, guys, sana manood kayo hanggang dulo. And so, ito, hiwa lang natin to nang hindi siya pino, kundi slice talaga. So, wait. Kayong pinagmamalaki sa lugar nyo na kahit anong longganisa, pwede daw kayo gumamit ng ground beef or pork, ganun. So, ikat lang natin to kasi para pag kumulo siya is hindi siya magsisiksikan. Ayan. So, let's cut lang natin yung sa pinakadulo. Ayan. Para lumabas lang yung kanyang ano. Kasi puputok naman to guys eh. Ayan. So, cut lang natin yung pinakadulo. Yung pinakadulo lang guys, actually. Para hindi kayo mahirapan magtanggal ng tali. Kasi may mga tali to guys eh. Cut lang natin. Ayan. Sana naririnig nyo kasi mahina yung boses ko. Medyo ano ko. Tapos, yan, cut na natin. So, 4 pieces lang to guys. Pero malalaki naman siya. Ubang-ubang, imus nung ganisa to guys. Try nyo pag nakadayo kayo dito sa imus. Sarap niyan. As in, timplado na kasi siya. Tapos, yung ating sibuya, syempre, balatan natin yan. Buo na to guys ha. Kasi, tatlong talong naman siya. So, panoorin nyo yan si Michelle D guys. Na nagluto siya nito. Talaga. Talagang matatakam kayo at ma-inspire din kayo magluto. Ayan. So, cooking show naman tayo. Kasi na-miss ko din mag-vlog. Kaya, ayun. So, yan, tapos, ayun, na-miss ko mag-vlog-vlog kasi wala naman kasi akong topic kaya minsan din hindi na talaga din ako na ano. So, ayan, nasarap-sarap. Kay Michelle D, guys, binabad din sa tubig kasi para daw hindi matapang. Pero, para sa akin na, mas gusto ko yung malasa sa sibuyas. Pwede din yung sibuyas na pula, guys, kung gusto nyo pula. Ayan, yung puting sibuyas to. So, i-cut lang natin siya. Yan. Pwede din ano, guys, ha? Pwede din, oh, shake yung camera. Kasi gumamit ng, I mean, pwede din hiwa sa ano to, pino, pero mas preferred ko yung ganitong buo. Matapang din pala talaga siya, no, kahit puti siya, sibuyas na puti. Masarap kasi to guys. Namin si, ano, Michelle Fox, nagmukbang sila, puro gulay. Kung napanood nyo yun, guys, nakakatakam. Tapos, kasama dito sa mukbang niya, itong sibuyas na puti. Talagang sarap na sarap ako. Sinawsaw niya lang ata sa baguong. Talaga sabi ko, wala talaga, pwede pala yun. Parang nakakatakam tuloy. So, lagay lang natin siya. Ayan. Lagay lang natin siya dito sa ating platito. Nakakaiyak din pala to. So, cute. Makaiyak siya, guys. Ayan. So, ito na yung ating sibuyas na puti. Ay, ow! So, mamaya, step by step natin lulutuin. Ito, sibuyas na puti. Longganisa or ground beef. Kung wala kayong napagmamalaki sa lugar nyo na longganisa. Tapos, itlog. Dalawa lang. So, yung itlog, prepare na lang din natin. So, salin natin. Yan. 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 Dalawang itlog lang, guys. Kayo kung anong gusto niyo. So, teka, kuha ko ng tinidor. Sige, kumulo na siya. At I think pwede na yan. I-next naman natin itong ilaga. Itong, tawag yan, longganisa ang imo. So, ilaga natin siya. Pero dito tayo mag-fry din. So, ito.
Lagyan natin muna to. Next natin. Okay na yan siya kasi malambot na siya. Makikita nyo, pag tinusok nyo yung ano, balat, tapos malambot na, okay na yan. Okay na siya. So, next natin na pala yung ano. So, tinanggal ko na siya din kasi pumuputok-putok na siya. Yan na natira pang isa. Madali lang matunog tong kawali na to kasi manipis lang to. Parang stainless ang atap to. Ayan, so, ayan, durugin nyo lang. Ayan, so, iluluto niya din yung luluto, maluluto din sa sarili niya, maximum tika. So, ayan, yung isa, teka lang guys, ano ko lang siya. Oh, sarap-sarap, ang bango-bango, grabe. Yan, oh, may mga taba-taba pa guys, makikita niyo. Sarap lang. Yan, so, nilugin ko muna yung isa, ayan. Tapos saka natin siya ilipat sa may itlog, ayan. So, tapos ito yung egg. Ibang ilagay nyo lang siya dito sa may mismong itlog. Ayan, transfer nyo lang siya. Ang bilis masunog ng ang kawali ko. Sarap-sarap ang bango. Tapos makikita ko yung mga taba-taba. Saka yung bawang, ayun, sarap. Parang gusto ko na siya kainin, pero ininit kasi natin to sa ating eggplant, ayan. So, ayan siya guys, hinalo ko na siya sa egg, ayan kung mapapansin na yan siya. So, halo nyo lang siya sa itlog. Ayan, ito yung pang top natin mamaya sa ating tawag niyan, talong. Tapos yung talong guys, ayan, ano po na pala siya, hindi na siya mainit. So, pwede na natin siya, tapin muna natin to. Pwede na natin siya ayan, kasi malambot siya eh. Palamigin nyo muna guys, bago nyo balatan, may mahingin na may aso. Kasi, kung hindi, kung mainit siya, tapos binalatan nyo, didikit siya. So, palamigin nyo na lang muna. Huwag yung malamig na aso, malamig talaga. So, balatan ko lang guys, ang talong, ayan. Guys, may oil na yan. So, lagay lang natin yung white onions natin. Ayan. Tapos, halo lang natin. Pwede din nyo naman iwala yung mga white onions guys. So, asan ko lang yung apoy. Medyo shaky siya. Ayan. So, hanggang mag-brown siya guys. Hintayin nyo lang mag-brown. Pitpitin nyo lang siya. Ganyan. Para mag, ano siya, para mag lumapad. Ayan. So, pitpit nyo lang para lumapad siya. Ayan. Tapos, isahin nyo lang siyang lagay sa, ano guys, kawali kasi. Or, pwede din naman dalawa na para mapaisabay. Tapos, ilagay nyo yung inyong tawag nito. Ilagay nyo lang ito. Yan, yung longganisa nyo na may itlog. So, ganyan. Pilin nyo lang siya. Dapat, ang bango. Nagutom tuloy ako. So, ipil nyo lang siya. Tapos, ayan. Ang liit yata ng aking ano. So, pilin nyo lang siya hanggat ma-absorb nyo yung lasa ng lasa. Ma-absorb nyo yung mixture ng longganisa sa talong. Ayan. Tapos, yung egg. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng seasoning, lagyan nyo ng sa mix kasi mas malasa siya sa mga prito-prito. So, unti lang yung malasa lang talaga siya. Although, may timpla naman, pero kung gusto nyo mag-add more, ayan, pwede naman siya. So, ginisa or magic syrup. So, ayan. Para lang magkalasa yung talong. Ayan. So, tapos, yung tawag nyan, yung prinito nating bawang. I mean, yung prinito nating sibuyas, yun na siya. Ayan. So, pwede na siguro to kasi may konting brown na siya or luto talaga siya sa mantika. Kasi dito natin ilalagay yung ating torta. Yung ating tortang egg. Tortang talong. Ayan. So, pwede na siguro to kasi na brown na siya. So, lagay na natin yung ating torta, guys. Ayan. So, I think naluto naman na to. So, ayan. Ating torta. Dito siya sa gilid. So, siguraduhin lang natin na maayos natin paglagay para walang masasayang. So, yan siya. Tapos yung isa, yan. Sarap. Tapos, lagay natin yung ating natirang ground longganisa. So, yan. So, nagus ko na siya para talagang masarap na masarap. Yan. So, antayin natin siya maluto. Ayan guys, sarap. Naluto na yan. So, guys, ayan. Ito na yung ating finished product na tortang talong a la Michelle B. Inspired. Ayan. So, ayan. Medyo magulo lang siya kasi madami siyang halo na, ayan. So, tikman natin guys kung masarap ba siya. First time ko mag-experiment ng ganito. Ayan, pawisan na ako. Sarap guys. Sarap. Kasi lasa nyo yung imus longganisa. Ang sarap-sarap. Promise.
sobrang sarap. Pag dumayo ka dito sa Imus, guys, talagang bumili na kayo ng Imus ng Ganiza. Ito na yung finished product. Ang sarap-sarap, guys, promise. Ayan, mukhang magulo lang siya, pero masarap siya as in. Ayan, so, sobrang sarap niya, ayan. Mmm, apart niya natin ito niyang, mang kuma. Pero kasi hindi niya, sabi siya. Ayan lang, guys, so, thank you so much for watching. Magla-lunch muna kami. Ayan, masarap siya, guys, promise. Ngayon, mukha lang siya magulo, pero masarap-sarap niya. Try niyo din. So, yun lang. Thank you so much for watching. Hope, nakita ko ulit kayo sa aking next video. Ayan. So, salamat!